Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang 99 na taon na si Abram, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi. Sabi pa ng Diyos kay Abraham, Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, Hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang mga inapo.
nagpatira pang muli si Abraham. Ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na? At si Sara, maglilihi pa ba yon gayong 90 taon na? At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit, hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaak, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat. Uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang puon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao.
lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, "Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling." Hinipo siya ni Jesus at sinabi, "Ibig ko, gumaling ka." At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ang huling araw sa buwan ng Hunyo. Hindi lang huling Biyernes, huling araw at 30 ng Hunyo. Tuwing matatapos ang isang buwan, tuwing matatapos ang isang linggo, ang isang araw, paano mo tinitignan ang nangyari sa buhay mo? Kung babalikan po ninyo, kamusta ang naging Hunyo ng buhay ninyo? Masasabi mo bang lagi na lang talo ka? Laging pagod ka? Tuwing matatapos ang maghapon, laging naubusan ka? Dahil sa dami ng mga problemang pinagdaanan mo? O, nasasabi mo pa rin bang pinagpala ka? Pinagpala ako dahil sa awa ng Diyos, natapos at nairaos ko kahit maraming problemang dumating sa buhay ko. Mga kapatid, para sa mga laban ng buhay natin na pinanalo ng Poong Jesus Nazareno, palakpakan at pasalamatan natin ng malakas ang ating Panginoong Jesus. Malakas sa palakpak ng pasasalamat para sa lahat ng mga pinagdaanan nating laban na ipinanalo ng Panginoon para sa atin. Alam niyo po, kahapon, feeding program ng ating simbahan, ay Thursday, magre-report na po ako sa inyo. 302 na mga kapatid nating homeless ang ating napakain kahapon kasama ng ilang miyembro ng Extraordinary Ministers of Holy Communion. This time, yung iba't ibang ministries naman ang nakakasama natin sa ating feeding. At kahapon ho, talagang kapansin-pansin. Siyempre kami po ay nagpapasalamat. Kahit na sila ay dumadami, hindi kumukonti na ipagpapatuloy natin. Dahil po yan, sa mga binibigay niyo pa rin tulong na donasyon. Ako po ay mananawagan na rin ng tubig dahil naubos na ho yung ating malilinis na tubig na binibigay sa kanila. Dahil bukod sa tubig na ginagamit nila sa habang kumakain, sila'y pinababaunan din natin ng tubig sa kanilang pag-alis. At kapansin-pansin po na marami rin sa kanila, hindi lang po itong mga bata, pamilya rin silang nasa kalsada ang pinapakain natin. At maraming matatanda, mga lolo, lola, mga makikita mo talagang matanda na. At ang nakakagulat lang ho sa kanila, pagtapos silang kumain, may kakalabit sa akin. Hindi lang kala ko manghihingi ng extra rice, ng ekstrang sabaw. Yung pagkalabit, sasabihin lang sa akin, "Father, alis na po ako. Marami pong salamat." Tapos habang umaalis yan, kumakaway-kaway pa yan. Alam nyo mga kapatid, salamat po. Dahil sa kabila ng kanilang sitwasyon ngayon, lalo na po itong matatandang ito, sa kabila ng kanilang sitwasyong kinahaharap ngayon, salamat. Dahil sila ay napaglilingkuran pa rin natin ng ganoon.
nakakakain kahit papano ng masarap, ng maayos, dahil yan sa inyong kabutihan. Sa ating ibang o sa ating unang pagbasa, narinig natin si Abraham, 99 years old. 99 na taong gulang si Abraham nang magpakita sa kanya ang Diyos. 99 na taon si Abraham nang tawagin siya ng Diyos sa isang misyon. 99 na taon si Abraham nang gumawa ng dakilang bagay ang Diyos sa buhay niya. Nang siya ay maging ama ng maraming lahi. Sa kanyang katandaan, at siguro sa inaakala ng maraming patapos ng buhay ni Abraham sa mundo, binigyan pa rin siya ng Diyos ng isang dakilang biyaya. Kaya mga kapatid, makinig po kayo. Hanggat nabubuhay ka pa, may kwenta ang kwento ng buhay mo. Basta huwag mo lang laging kaiinggitan ang kung anong meron lang ang iba at nagagawa ng iba ngayon. Lalo na pag tumatanda na, tanggapin natin ang katotohanan. Hindi na lahat magagawa ng katawan natin. Hindi na alam lahat ng isipan natin. At basta huwag mo lang laging binabalik-balikan at pinanghihinayangan lang ang isang pagkakamali ng kahapon. Ang gusto ng Panginoon, mabuhay ka pa rin araw-araw nang may ginagawang mabuti at tama na hinahangad at ginagawa sa kapwa. Sa ating ebanghelyo, tuwing matatapos magdasal si Jesus, makasabihin po ninyo, hindi naman sinabi ni Mateo yung nagdasal. Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, nang nakababa si Jesus mula sa bundok, alam po natin na kapag magdadasal si Jesus, siya ay lumalayo, siya ay umaakyat, nagpupunta sa ilang na lugar. At kagaya ng nasa ebanghelyo natin ngayon, pagkatapos magdasal ni Jesus, gumagawa siya ng dakilang bagay. Pagkatapos niyang magdasal, tinawag niya ang 12 apostol. Pagkatapos niyang magdasal, pinakain niya ang libu-libong tao. Pagkatapos niyang magdasal, pinagaling niya ang maraming may sakit. Pagkatapos niyang magdasal, nangaral siya sa mga tao. Pagkatapos niyang magdasal. Sana, mga kapatid, ganun din tayo. Pagkatapos nating magsimba, pagkatapos nating magdasal, pagkatapos nating mag-serve, mas pinipili mo nang magsabi ng totoo. Mas ginagawa mo nang rumespeto sa magulang mo. Mas natututo ka nang umunawa sa mga kapatid mo. Mas natututo ka nang tumulong, magpatawad at magmahal. Pagkatapos mong magdasal. Sa tuwing matatapos ang araw natin, sana natutulog tayong nakangiti. Hindi lang sa dami ng magagandang nangyari sa buhay mo, kundi sa dami ng mga taong natulungan mo, napatawad mo, napalakas mo. Noong pong linggo, tayo po ay nakapaghatid ng tulong sa Balesteros Cagayan, sa mga kapatid nating katutubo din doon. Alam mo ninyo, umalis kami dito sa Quiapo, na isang truck lang ho kami. Yung madre lang ang nasa harapan, nakasama namin sa social service, at kami ng disaster and relief. Kami ang nasa likuran kasama ang mga ayuda. Umalis kami nakahiga sa Dilata.
bumalik kami katabi ng mga longganisa. Dahil sa mga pabaon na nila sa amin. Araw-araw, pwedeng hindi maging maganda at madali ang simula ng bawat araw, ng bawat linggo at buwan natin. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na pwedeng magkaroon ng magandang ending. Hindi lang sana maging maganda ang simula, sana laging maging tama ang huli, ang ending. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hindi man po laging maging madali ang lahat sa simula. Araw-araw, hanggat nabubuhay pa tayo, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng mabuti at ng tamang wakas ng buhay natin sa mundo. Kung paano araw-araw, pinipili ng Diyos na mabuhay ka pa, tayo rin sana, piliin natin na mabuhay tayo, hindi lang ng maginhawa, kundi higit sa lahat, ng may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Pinipili ng Diyos na mabuhay ka pa, piliin mo rin na mabuhay ng may halaga. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bigyang pansin niya ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksi sa paggamot naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahok at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-alay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal natin ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal. Ang mga may sakit, ang mga nag-aangalaga sa mga may sakit, ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang mga naghahanap pa rin ng trabaho, ang mga walang makain at maayos na tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain,
Pinalalakas kami sa aming pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob ay aming inahalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa rin bagong biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isugo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasama ko ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko.
Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umakasa Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitna ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, ang simbahan ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat, hindi lang sa inyong pagsisimba, kundi sa pagbibigay pa rin ninyo ng tulong donasyon, pinansyal, material, para sa mga programa ng ating simbahan. Lalong-lalo na po yung mga binibigay ninyo
na bigas, tubig, dilata, noodles, sabon. Ako po ay nagpapasalamat sa ngalan ng mga bata na natutulungan natin sa kanilang pag-aaral, ng mga bilanggo na nabibigyan natin ng tubig at sabon, at ang mga kababayan po natin, hindi lang kapag may kalamidad, kundi sa mga pagkakataong tinatawag tayo ng Panginoong Jesus Nazareno na magbahagi sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan. Maraming salamat dahil pinipili niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Hindi pintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.